What is up, guys? Welcome to another episode of Sumpayan Garden. This video po is the second half nung egg fertilizer. So if you haven't watched it yet, pwede pong panoorin niyo po muna 'yon. Pero kapag napanood niyo na, so ito na tayo. So in this video po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng Calphos. Ang Calphos po ay short term for calcium phosphate. At ito po ay binubuo ng dalawang macronutrients na kailangan ng ating mga halaman. Yun po ay ang calcium at phosphorus. So sa calcium po, na-mention ko na po dun sa previous video natin. Kasama po siya sa secondary macronutrients na kailangan ng ating mga halaman. At siya po yung nagpe-prevent ng mga komplikasyon tulad ng pagkabansot, pagkakulubot ng mga bagong usbong na dahon, pagkalagas ng mga bulaklak, at yung mga deformity or deformation sa bunga. Ang phosphorus naman po ay essential sa photosynthesis ng mga halaman. And remember guys, photosynthesis way back in our elementary days, ito po yung process ng converting light energy, yung sikat ng araw, into chemical energy na ginagamit po ng mga halaman upang lumaki at lumago. Kaya po, ang phosphorus po ay responsible sa overall growth ng ating mga halaman. So, napaka-importante po niyan. Yung Calphos po, no, kapag in-apply po natin sa ating mga tanim, no, sa ating mga halaman, plant ready na po yung nutrients niya. Unlike po sa crushed eggshells, no, kailangan pa nating hintayin ma-decompose bago ma-absorb ng plant yung mga nutrients na nandun sa eggshells. So, paano po ba ginagawa itong calcium phosphate o yung Calphos? Sa paggawa po nito, we only need 2 ingredients, and yun po yung balat ng itlog at vinegar. Sa vinegar po, kahit ano pong vinegar, ano, pwede nyo pong gamitin kahit anong brand. Huwag lang po yung may mga sibuyas at sili. Plain vinegar lang po yung gagamitin natin. Ayan, una, syempre, hugasan po muna natin yung mga balat ng itlog para matanggal po yung mga natitirang egg whites. After that, ibilad po natin sa araw. So, bakit po natin ginagawa yun? Para matanggal po yung, para mapatay po yung mga bakterya tulad ng salmonella. And para kapag dinurog po natin yung eggshells, eh mas mabilis po siyang madudurog or mababasag. Alright, so do we need to pulverize it? No need for that, okay? Basta madurog lang siya ng maliliit na piraso, okay na yun. Okay, so kapag nadurog na po natin, ang susunod po natin gagawin ay isasangag po natin yung mga eggshells. So mag-init lang po tayo ng kawali. And kapag mainit na po, lagay na po natin yung ating mga eggshells. So bakit ba natin kailangan isangag yung mga balat ng itlog? By doing this po kasi, no, nai-enhance po natin or na-activate pa po natin yung calcium na nandun sa balat ng itlog. So may kita po natin yan mamaya kapag natapos na tayo dito sa pagsasangag. So kailan tayo mag-stop magsangag? Kapag naging golden brown na po yung ating mga eggshells. Alright, so after natin magsangag, let it rest for a while, hintayin po nating lumamig. And habang hinihintay po nating lumamig yung ating mga eggshells, i-prepare na po natin yung lalagyanan. I'm not sure kung may difference ba kapag gumamit tayo ng plastic container or glass jar or glass bottle, pero ang mahalaga po, dapat po merong takip.
Ang ratio po ng ating kalfos ay 1:5. Sa 1 part po ng eggshells, maglalagay po tayo ng 5 parts ng vinegar. Ibig sabihin, sa isang cup po ng eggshells, maglalagay po tayo ng 5 cup ng vinegar. Mapapansin niyo po bumubula po ano. So yan po yung chemical reaction ng eggshell sa vinegar. So anong nangyayari po sa loob ng ating garapon, nilalabas na po ng vinegar yung calcium na nasa loob ng eggshell. So kaya po siya bumubula. Kaya po ganyan yung reaction niya. Ganda po tignan ano. So kaya ko po pinili yung glass jar para maganda nating makita yung reaction sa loob nito. Okay, so hintayin lang po natin mag-settle down ano bago po natin takpan. Tagal pala na ito mag-settle down. Inabot na ako ng gabi. Dito na ako sa loob ng bahay nag-shoot. Remember, sabi ko kanina, kailangan meron pong takip. Kaso walang takip yung glass jar, so gagawa na lang natin ng paraan. Ayan, kapag natakpan na po natin yung ating glass jar, yung ating kalfos, maghihintay na lang po tayo ng 20 to 30 days para i-ferment yung ating eggshells. After fermentation period po, pwede na po natin gamitin yung kalfos sa ating mga halaman. Sa 1 litro po ng tubig, maglagay lamang po ng 2 tablespoon ng kalfos. So, sapat na po yun. Gamitin po itong pandilig sa mga halaman once every week. Hindi lang po eggshells yung pwede natin gamitin sa kalfos. Pwede rin po tayong gumamit ng mga seashells tulad ng talaba, tahong, at pwede rin yung mga buto at tinik ng isda. So, yung may mga calcium po, pwede po natin yung gamitin for kalfos. Ayan, so that's how you create your kalfos. Kung nag-gardening po kayo at may mga tanim po kayo na fruit-bearing plants tulad ng mga sili, kamatis, yan, yung mga ganyan po, maganda po na meron po kayong fertilizer na kalfos para nakaiwas din po kayo sa mga komplikasyon ng halaman. Yung kalfos po, tumatagal po siya ng 5 to 6 months. Kapag lumipas naman po ng period na yun, pwede pa rin naman po natin sila gamitin. Pero yung potency niya po, medyo mababa na. I hope you learned from this video and yun po ano, patuloy lang po tayo sa pagtalakay ng mga free organic fertilizer na makikita natin sa ating mga kitchen. Ayan, so guys, huwag pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. See you on my next video. Salamat po.